I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Welcome to our Pastors and Leaders Mentoring dito po sa NWVDC TV. This is Pastor Gianni Sato Gallos, your missionary here in Fuji City, Japan. Today, I would like to share with you today about building reliable disciples. Paano po tayo bumuo ng tinatawag maaasahang disipulo? 2 Timothy chapter 2 verse 2, ito pong sinasabi ni Paul kay Timothy. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Yan po ay isang napakahalaga. Okay. Now, gusto kong balikan natin ng konti yung basis natin ng discipleship. And walang iba yan kundi yung Great Commission sa Matthew 28:18-20 na ito po ang sabi ni Jesus, lalo po sa verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I will be with you always to the very end of the age. Alam po natin, at na-discuss ko to sa inyo sa mga nakaraan po natin na mentoring, na imperative po yung Greek word nito, na ang ibig sabihin talaga ay as you go, make disciples. So, the mission order is make disciples. Now, paano po tayo bumuo? Paano po tayo mag-develop? Paano po tayo mag-build ng tinatawag na disciples, pero reliable, tulad nung sinabi po ni Pablo, okay, kay Timothy, na kailangan na i-entrust niya sa reliable disciples or reliable people, okay, or sa other translation, faithful men who will also be qualified to teach others. Hallelujah. When we talk about discipleship, it simply means teaching biblical precepts while modeling and guiding others towards living righteously as followers of our Lord Jesus Christ. If we will study the Bible, we can see that discipleship is Jesus' command. Utos po yan. Yan po yung Great Commission. Hindi tayo inutusan para magbuo ng basketball team, para tayo mag-barbecue, para po tayo mag-camping-camping, para gumawa ng anong bagay. Baka matindi naman masama ang mga bagay na yan. Pero makikita natin dito na ang command talaga ni Jesus is make disciples. So, discipleship is Jesus' command. Kaya mahalaga po yan sa atin. Secondly, discipleship is Jesus' model. Pinakita ni Jesus, ginawa ni Jesus, magamat ang mission niya is to save the world. He preached the good news. He healed the sick. He preached on the crowd. He performed signs, wonders, and miracles. But the greatest of that Jesus have done is He built His 12 disciples. So, minodel niya to kung paano. At sila yung inutusan na yung ginawa niya ay ipagpatuloy nung dusi na ito hanggang nakarating sa Jerusalem, Judea, Samaria, Europa, Amerika, dito po sa Asia, at hanggang nakarating po sa atin, mga kapatid. So napakaganda po itong plano ni Jesus in reaching the world, meaning to say, by discipleship. So discipleship is a command of Jesus. Discipleship is a modeling na ni-set up ni Jesus sa atin. Then discipleship is the norm, the practice of the New Testament Church. Makita po natin yan sa Book of Acts na yun yung kanilang ginagawa. Day by day, sabi rin yan, they come to the apostles' feet and they stay together listening to the apostles' feet and have fellowship
and pray, broke bread. Okay, makikita natin na ginawa po nila na itong disciple ni Jesus ay naging discipler para mag-build po ng tinatawag na discipleship. So, yung mentoring, discipling ay norm po sa kanila. Makita po natin yan tulad kay Tito sa 2 Timothy, sa Book of Ephesians, Book of Matthew, binigay ni Jesus sa Book of Hebrews 3:13. Makita po natin yan sa 1 Peter 4:10, Acts 18. Makita natin yung tinatawag na normal sa kanila, practice nila, yung tinatawag na making disciples. Now, ito po yung tanong. Why we need to build reliable people? Bakit po natin kailangan mag-build? That's why Paul is admonishing Timothy to build and surround himself with reliable men. Kailangan po na ikutan ni Timothy yung sarili niya. Mag-build siya ng mga reliable men. Yung mga maaasahan, loyal, responsible, ibig sabihin moldable, teachable, humble, dedicated po mga kapatid, na ibig sabihin naaasahan anytime na riyan po sila. Alam mo, kung ganun po tayo mga pastor, ang ating mga primary leaders ay mga reliable men, susulong ang gawain natin. Ay what if kung hindi mo maasahan? Inaasahan mo sa linggo, nandiyan sila, tapos late. Hindi lang late, minsan absent pa. Minsan hindi lang absent, minsan sila pa yung nawawala. Yung iba nagwawala pa. Ay wala mangyayari po sa ating ministry. That's why, ang advice po ni Paul kay Timothy, napakaganda, na mag-build ka ng reliable men. And surround yourself with reliable men. So, pag sinabing reliable, it simply means, okay, reliable means consistent in behavior and consistent in performance. Ibig sabihin yung ugali, consistent. Hindi pa wither-wither. Hindi yung, bakit na nangyari? May ministration ako ngayon. Walang ganun. Ibig sabihin, hindi panahon, hindi oras, hindi pa wither-wither. Consistent. Yung commitment, consistent. Sabi po ni Lord, let your yes be yes and your no be no. Pag nag-commit, tuloy-tuloy. Mahirap minsan Minsan kukumit ng Enero. Pebrero pa lang, nagtampo na. Mag-March, pati ang tights, pati ang ikapo, nagtampo na rin. Hindi yan reliable. Yung reliable, consistent yung behavior. Ibig sabihin, talagang my word of honor, my salita, consistent in performance. Pag sinabi na mag-silgop, ang performance consistent. Pag sinabing mag-invite, ang performance consistent. So pag sinabing reliable, okay, ibig sabihin yan, sila po ay consistent in behavior, consistent in performance po, mga kapatid. Reliable person is also a good follower. Hindi lang po yung consistent sa kanyang behavior, consistent din sa kanyang performance at saka consistent din siya as a good follower. Yan. Marunong sumunod, marunong makinig, at marunong po mag-implement. Yung goal ng church kinukuha at pagkatapos po ay kanyang ini-implement. At pagkatapos sinusunod niya sa kanyang cell para sa ganon siya ay kabahagi ng church as a whole. Hallelujah. Alam mo, yung followership is not a title. It's not even a position, it's a condition. Napakahalaga po na hindi lang tayo marunong at magaling sa leadership, sana magaling din tayo sa followership. In fact, yung isang meaning ng word na disciple, ang ibig sabihin ay follower. Pag sinabing disciple ka, follower, learner, natututo, nag-aaral, sumusunod. A time will come. Kung marunong ka sumunod, it means, followership means next in line. Ibig sabihin, humanda ka kasi sa susunod, ikaw din ang bibigyan ni Lord ng opportunity and more open door. Hallelujah. Alam mo, we need to learn the value of followership. Napakahalaga po yan, mga kapatid. Kung gusto nating maging reliable disciple, napakahalaga. Now, itong mentoring natin ay sa mga pastor natin at mga leaders. Mga leaders, supportahan ninyo ang inyong pastor. Maging reliable kayo na worker. Maging reliable kayo na leader sa inyong cell, sa inyong department. Mga pastor, okay, kahit pastor na tayo, maging reliable din tayo sa ating leader, tulad ng ating presbyter, tulad ng ating district officials, maging reliable tayo. Pag nag-commit tayo, commitment yan. Walang tampo-tampo.
Walang minsan tago-tago. Ibig sabihin yan, consistent tayo. Consistent sa ating ugali, behavior. Consistent tayo sa ating responses. Consistent tayo sa ating mga action at reaction. Consistent tayo sa ating performance. Hallelujah. Na pag binigay sa iyo ang isang responsibility, maaasahan. Amen. Yan pong kailangan natin. Alam mo, po ganun po tayo, susulong po talaga tayo. Susulong yung ating cell group, susulong po yung ating church, susulong po ang ating section, susulong po ang district, susulong po ang buong PGCAG, susulong po ang gawain ni Lord, susulong ang buong kaharian ng Diyos. Hallelujah. Ito po ang tanong para sa ating po mga leader ngayon o maging pastor man. How can I become a reliable person? Paano ako, pastor, maging reliable person? Number one, help your leader to become a better leader. Yun. Kung gusto mong reliable person ka, maaasahan ka, ibig sabihin, tulungan mo yung leader mo para siya'y gumaling. Suportahan mo para siya'y mag-succeed. Tulungan mo hanggang siya'y magtagumpay. Nandyan ka para umalalay. Tulad ni Aaron at ni Hur, nakaalalay kay Moses. Ibig sabihin, huwag kang magpapapel. Hayaan mo yung leader mo ang ipromote mo. Hayaan mo yung leader ang iangat mo. Make them a better leader. Okay, kung mayroon siyang commitment, tulungan nyo para mag-succeed siya. Kasi kung yan ang gagawin mo, time will come, pag ikaw na ang leader, bibigyan ka rin ni Lord ng right people to help you and to support you. Hallelujah! Pero kung hindi ka marunong mag-support sa leader mo, kung ikaw na leader, wala rin susupport sa'yo. So napakahalaga yan, mga kapatid. Help your leader to become a better leader. Amen! Kung assistant ka, tulungan mo yung presbyter mo. Amen? Kung assistant pastor, tulungan mo yung pastor mo. Kung assistant cell leader ka, tulungan mo yung cell leader mo. Kung ibig sabihin, anuman mayroon ka, then, ibig sabihin, anumang position yan, anong department mo yan, help your leader to succeed and help your leader to become a better leader. Kasi, pwede ka rin na ikaw magpabaksak sa leader mo eh. Pwede mong siraan ang leader mo eh. Pwede mong masamain ang leader mo eh. Pwede islander mo yung leader mo eh. Pwede sa huli na ikaw ang dahilan kaya ang leader mo hindi nag-succeed. Pero, a reliable leader, a reliable person will see to it that his leader become successful and become a better leader. Amen. Number two, how can I become a reliable person? Do what you have committed to do. Yun, gawin mo. Kung nag-yes ka, gawin mo. Kung pagsabi ng pastor mo na may goal tayo, tig-isa ngayong taon na bunga, din gawin mo. Mag-disciple tayo ng tig-tatlo, gawin mo. Pag nag-commit ka, pastor, ako mag-outreach doon, gawin mo. Pastor, ako mag-lead ng cell group, ako mag-lead ng outreach, pastor, invite kong pamilya, then do what you have committed to do. Napakahalaga po yan. Kayong January po, mostly po sa atin, ay nagkaroon ng installation of officers and leaders sa churches. Nag-commit po tayo na tayo po ay maging leader. Iba't ibang department, iba't ibang ministry. Either yan sa praise and worship team, either yan sa men, sa women, sa youth, sa cell group natin, o sa church management natin, sa outreaches natin. Mga kapatid, it's my prayer that when you do that commitment, you do it unto the Lord. Not because of people. Hindi na pag inaway ka, ikaw mag-resign. Hindi pag may problema ka, ikaw ay alis. Hindi pag may issue, ikaw ay tatampo. Immaturity po yan, mga pastor and leader. See to it. Do you want to be a reliable person? Do what you have committed to do. Regardless of time, regardless of circumstances, you need to be committed. And when you are committed, God will bless your heart. And God will honor you. Amen. And time will come, God will give you of your own also. Amen. Number three, put your heart into it. Ilagay mo yung puso mo riyan, kapatid. Ibig sabihin yan, kung ikaw po ay nakakommit, o ikaw po may ministry, ilagay mo yung puso mo dyan. Kasi may mga tao kuminsan na pag hindi sila yung leader, wala dyan ang puso nila. Tapos, hindi sila supportive. Pag sila na ang leader, gusto nila, pilitin yung iba mag-support sa kanila. Hey, mag-invest ka muna. Magtanim ka muna. Ang iba naman, pag sila yung leader, grabe gusto pa supportuhin sa kanila. Pag hindi na sila ang leader, hindi na nagsusupport, hindi na participate. Ang iba nga ayaw umatin sa meeting. Walang ganyan. Hindi ganun yun. Amen? Put your heart into it. Kung ikaw tinawag ni Lord sa pagpapastor, ilagay mo puso mo dyan.
Pag tinawag ka ni Lord na mag-sea leader, put your heart into it. Ikaw ang leader ng praise and worship team, put your heart into it. Ano ang ministry mayroon ka, ilagay mo ang puso mo dyan, kapatid. Anything, pag nandyan ang puso mo, nandyan ang oras mo, nandyan ang pira mo. You know why? Kasi kung mahal mo, walang mahal. Kung nandyan ang puso mo, gagastusan mo yan. Kung nandyan ang puso mo, bibigyan mo yan ng oras. Kung nandyan ang puso mo, you will do the best that you could para mag-succeed ka, mga kapatid. Amen. And number four, how can I become a reliable person? Love, respect, submit, and honor your leader. Amen. Napakahalaga po yan. Para po maging reliable tayo, sino man yung leader na binigay ni Lord sa atin, kailangan mahalin mo. Dahil hindi forever yan. Pansamantala ka lang dinaan dyan ni Lord. Mahalin mo ng buong puso mo. Mahalin mo ng buong buo na kung saan maibigay mo yung best na tulong mo kung hindi ikaw ang leader. Kung ikaw naman ang leader, mahalin mo ang binigay ni Lord na ministry sa iyo. Kung ikaw ay yung pastor, kung ikaw ay cell group leader, mahalin mo ng buong puso. Mga kapatid, kung mahal mo ang ministry binigay ni Lord sa iyo, ibibless ni Lord yan, mga kapatid. At ibibless ka rin ni Lord. And in response, bibigyan ka rin ni Lord ng mga taong magmamahal din sa iyo in return. Then respect. Respect those people. Lalo yung mga leader mo. Matutupo tayong gumalang sa kanila. Pastor, ay, hindi ka galang-galang yung leader ko eh. Napaka, parang hindi respectable. Mga kapatid, yung paggalang mo sa kanila, paggalang mo sa Diyos. Hindi tayo inutusan ni Lord na igalang sila dahil kagalang-galang sila. Ginagalang natin sila dahil sila ang binigay ni Lord over us. And because of that, we need to respect them. We need to submit to them. Kasi napakahalaga po yan. Eh, sabihin mo, eh, pastor, kahit sa asawa ko, mahirap magpasakop. Hindi. Kahit mas mataas ang pinag-aralan mo, magpasakop ka. Kahit mas magaling ka, magpasakop ka. Bakit? Ang sabi ni Lord, eh, wife, submit to your husband. Napakahalaga po yun. So sabi rin po sa Biblia, okay, na we need to submit to our leaders. Either they are in government authority, or they are in church authority, or they are in parental authority. We are commanded by God to submit and honor your leader. Amen? I-honor po natin yung ating pong national leader, yung ating pong district leader, yung mga sectional leader, yung church leader po natin. Kailangan po matuto po tayo na magmahal, maggumalang, mag-submit, at ganun din mag-honor ng leader natin. Alam mo, kung ganun po ang gagawin natin, you become reliable person. Pero kung wala to sa'yo, walang loyalty. Anong mangyayari? Hindi ka mahasahan. Huwag ganun. Hindi yung pag nakaharap, nakangiti ka, pag nakatalikod, ini-slander mo, hindi tama yon. Kailangan po, nakaharap, nakatalikod man, igalang mo ang iyong leader. Mahalin mo ang iyong leader. At tapos, sundin mo ang iyong leader, mga kapatid. Amen? Just to summarize a bit, how I become reliable person. Help your leader to become a better leader. Do what you have committed to do. Then, put your heart into it in love, respect, submit, and honor your leader. Amen. I believe, okay, as we end today, the world needs today a real disciple of our Lord Jesus Christ. Hindi lang yung pumapasok sa simbahan, hindi lang sumusunod sa agos ng mundo, kundi tunay na disipulo ni Kristo. Not just a real disciples, but a reliable disciples. May mga totoong disipulo, pero hindi reliable na disipulo. I pray that you will be one of that reliable disciple. Maaasahan, hindi lang sa gitna ng pagkakataon, kundi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay maaasahan. Eh, pastor, marami nang umalis. Diyan ka nga mas kailangan. Diyan ka inaasahan ng pastor mo to stand by with him. And when you do that, then makikita mo, God will bless your heart. Hallelujah. Not a perfect one, but an authentic one. Okay? Yan po yung tinatawag na reliable disciples that the world needs today. Hindi perfect, hindi authentic, mga kapatid. Yung totoo magsalita. Sincere. Ibig sabihin, hindi pinaglalaroan ang anumang ministry na binigay ni Lord. Kundi, hindi perfect, pero honest. Na minsan, nagkakamali, honest. Sincero, honest na hindi mo alam ang lahat, pero humingi ng tulong.
honest na minsan ikaw nalalagay sa tinatawag na conflict minsan. Pero honest ka para sabihin na tulungan niyo ako. I need your prayers. I need your help. Honest na masabi mo na may struggle ka rin sa sarili mo. May struggle ka rin sa pamilya mo. May struggle ka pa rin sa finances mo. Pero asking prayer na sabihin, help me overcome. And then by team, you will overcome. Hallelujah. So ang tanong ko ay ito. Okay? Of all these reliable disciples, could you be one? Pwedeng isa ka ba nito? Can you disciple one? Kung ikaw yan, can you produce one reliable man in your ministry? Can you build 12 out of that? Sana hindi lang isa. Or another thing, can you multiply? Pwede pang magpakarami ka. Kung ikaw, reliable disciple, ang utos ko sa iyo, magpakarami ka. Kasi kung magparami tayo ng miyembro na puro unreliable, mahirap po. Pero pag dumadami yung reliable men, wow, we can conquer the world. It's my prayer that tayo mga pastor maging reliable at hindi lang tayo makabuild ng 1, makabuild ng 12 sa holy, we can multiply. Ikaw na cell leader, sana you can be a reliable disciple. And you can build 1, and you can build 12, and even later on, you can multiply. Yung mga reliable, sana magpakarami tayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.